Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel RJ News. Hanggang sa nakita po ito, mas bumunod ng baril. May ko lang na tardudod ng baril. Tapos pinalo sa akin, dito malo, sa ulong ano, sa ulo ako tinamaan. Ano po kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima nagsusumbo sa amin? Malas ang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. On Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. On Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na buong mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat na so we never acted like a goon. Daw ang unang sumbungan na bayan, di mo nakahilangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Bulbo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Bulbo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Alright. Okay, tayo na, brother. Ayan, magandang hapon. Ito na, isumbong po kay Tunko na po ang inyong 3 o'clock habit. Samahan niyo po kami, isang oras po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan. Ako po si Aline Perez. At ako naman po si Bon Tunko, ang inyong kakampi. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yeah. Yes, October 2. October 2, 2020. Napakabis ng panahon, or, partner. Pala, bukod sa oras ang advance, eh, pati date, advance na rin pala kayo. Hindi, di ba October 2 na ngayon? October 1. October 1 pa lang po. Oh, ito. Ako ba yung umpisa pa lang po ng, ano, ng October. October 1, 2020. Ay, Diyos mio. Ayan. Kamusta kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nasaan man ho kayo? Kayo ba'y nagbibiyahe? Nasa bahay lang kaya? Nagbibake ng paninda? At kung ano-ano pa? Oh, speaking of bake, partner, meron pala tayong ano, kung tungkol dyan, ang tabayan nyo po yan. Sige. Yes. At nga pala, partner. Yan. O nga pala, sorry partner, unahin ko na to para makita tayo ng mga tao. Hanapin po tayo sa facebook.com, DZRJ810. Partner, kaya ako inuuna na dahil yung mga kaibigan natin, tinatanong, oh, nasasang ka bang radyo? Oh, nag-aantabay sila, hindi nila alam kung nasa tayo kaya ito. O mga kababayan, mga kaibigan ko, kakampi natin, ito, facebook.com/DZRJ810AM. Mapapanood din kami sa YouTube, sa RJ News PH at sa Radyo Band. Yan. Of course, meron tayong sa Sky Cable Channel, Channel 224 at Digital TV Plus Boxes, Channel 25. Oo, dito sa TV namin, pinahanap po yung station natin, partner. Iba-iba yata eh. Channel 18 dito sa atin. Sa Black Box Channel natin. Sa Black Box, ayan. Ayan. Oh. Anyway, wala pa rin po ang ating kuya ng bayan. Minus pa rin yung natin muna siya makakasama ulit. Dahil may importante at mahalagang lakad ho ang ating kuya ng bayan. Na may kaugnayan pa rin po sa ating public service. Ayun. Anyway, kasama pa rin naman siya dahil ito, oh, ayan nakita niya yon. Ang ganda, kanyang smile. Meron din ako. Ayan. Ayun. Medyo malayo pa lang yan. Ayan,
All right, tapos po natin mamaya ang tabayaran yung huwag kayong maglilipat na ito dahil ang ating mga inihandang para po sa inyo, mamaya eh, may reklamo tayo laban sa isang insurance company. Oh, ito daw yung investment company na sinalihan ni nanay. Pero, teka muna, sabi niya, parang nabigla daw siya na hindi niya naunawaan ano yung sinalihan niya, ano yung mga pinirmahan niya. Kaya siya ho ay humihingi ng tulong sa atin na maibalik yung kanyang investment. Mamaya, ang tabayanan ho yan kung anong kumpanya kaya yan. At isa pa partner na sumbong dito, reklamo ng isang manggagawa. Oh, ito, isang manggagawa. Ito ay yung kanyang driver's license. Siya ho ay truck driver. Delivery ayun. Truck driver. Eh, kaya lang ngayon, parang tambay na siya kasi hindi siya makapagmaneho dahil wala yung kanyang lisensya, partner. Hanggang ngayon, mula ng January, hindi pa raw ito natutubos. Hindi pa raw ito natutubos ng kanyang kumpanya. Kasi ang may kasalanan daw kumpanya eh. Hindi naman siya. Oh. Mamaya, alamin. Oh, ang tabayan natin. Alamin naman. Oo. Alamin natin dyan kung ano aksyon na ginawa ng ating palatuntunan. At isa pang sumbong ho dito, tungkol, ito yung sinasabi mo tungkol sa baking. Ito ho yung nag-order ng mga gamit ho sa pagbe-bake ng cake. Mula ho sa Capiz, mula ho dyan sa Roja City Capiz. Dito siya sa Maynila nag-order para sa mga equipment ng mga ingredients. Yan. Kaya lang, hindi daw dumating on time at hindi daw dumating ng kuleto yung kanyang mga in-order. Hmm. Ang asiste, parang nga naapektuhan tuloy yung kanyang business na pagbe-bake dyan sa kape. Usually partner, sa sobrang at home na natin dahil yan na nagninegosyo na nga tayo ng ano, ipapalpak pa ng ganyan. Eh, paano naman na? Diba? Nakakagil, di ba partner? Sige, mamaya at sabayaran din ho ang kabuuan ng sumbong na yan. At meron pa kami isa dito, yung tungkol naman ho sa ano yung mga padala-padala, yung package, mga ganyan. O ito, yes. Hindi na luma ito, nauso na naman, nauso na to partner. Hindi na bago. Yung mga parcel. Hindi na bago. Binubuksan. Yung mga parcel o yung mga package na ninanakawan. Binubuksan. Yan. Matagal ng problema yan since the 80s. Yes. Di ba noong araw? Delikbayan pa, binubuksan. Tapos binabawasan ng dilata. Oh, pati mga brief nila. Madala. Oo, mamaya alamin nun natin anong kumpanya kaya itong sinasabing may kawatan sa loob ng kanilang tanggapan. Dahil hindi lang isa, ayun. Dalawa ang sing-sing na nawawala dito sa panel. Sige, mamaya alamin natin ang sagot at ang aksyon na ginawa natin dito sa sumbong na ito. Ayan, at syempre pa, at kung pwede po kayong mga padala ko ng mga komento, text po ninyo, pagbati, yung mga komento, suggestion, para pa, lalo natin mapaganda, di ba partner, yung ating programa. Yes. Okay. Kung ano yung gusto ninyo, yan na, ano yung narapat pa. Maganda magbigay din kayo ng mga saloobin ninyo upang lalo ko tayong eh of course partner opinion. Ito yes opinion actually partner maghihingi na rin ako ng talagang pamanhin gawa ng talagang napakarami talaga nating tumatawag sa sobra. Itong ang telepono na bago kong hotline eh. Hotline mo. Ngayon lang ako nakakita na 74 missed calls. Gabi, kunwari gabi pagising ko 74. Isipin mo 74. Walang tumatawag ng ganung karami sa akin. Wala.
Ngayon, dahil na natataranta ka na ngayon sa mga calls. Daman-daman ko, nabahal nila ako. Ako rin, partner, sobra yung aking hotline. Oo. Yung aking hotline, no, yung 0998. Oo. Naisip ko eh, di ba, yung mga nalulungkot, wala daw nagmamahal, wala daw nagtetext, eh mag-apply kayong angel dito. Eh sigurado maraming mag-text, magmamahal sa inyo ano, dito. Napakarami. Alam mo, partner, sa dati, pagka wala nagtetext sa akin o walang tumatawag, oh, nobody loves me anymore. Ganon. Walang nakaalala sa akin. Pero naku po, yung hotline ko, ikaw ho yung magsasawa. Sa dami. Yung sa akin po. Bumaba. Sabi yan, Angel Bula, bumaba ang text message dito. Bumaba. Ang akin po, yung hawak ko po, yung 0998-7926304. Yung sa'yo, partner. Nando, nakapost sa aking Facebook ano page. Kasi ayaw ko nang i-announce na dahil hindi, ayaw ko nang i-announce. Gawa lang, tingnan nyo na lang doon sa page kasi napakarami na. Totoo po. Kaya pa, ako nga, kanina nagbasa ako ng mga text. 100 plus yung binabasa ko. Bawat tapos ko ng dalawa o tatlo, may papalit na 10 new message. Ay, hindi mo ay, umusin. Na, actually, lumabo na yung mata ko kakabasa ng text. At siko, man. Nagpalit ka na naman yung bagong sa... Anyway, sikapin natin yan, partner, na masagot natin silang lahat. Lahat ng mga nagdumudulog, dumadaing. Gagawin po namin ang para sa higit na aming makakaya. Ayun. Tama ba yung Tagalog? Kaya lang po, siyempre, we can only do so much. Hindi po ako si Wonder Woman, hindi ikaw si... Ano ba? Super? Hindi ikaw Superman. Yung brief na sa lakas ng pantalon. Kaya po siyempre, hindi po namin kayang sagutin ang lahat, i-resolve ang lahat. Kaya gutulungan ho namin kayo hanggat kaya namin. Magiging bridge tayo, partner, bridge. Yes. Diba? Yes. Para sa lahat, no? Na matulungan namin kayo. Ha? Kaya tutok lang ho dito sa ating palatuntunan. At yung kung yung sabi ko sa inyo mga suggestion, okay na okay yan. Greetings. Pwede rin. Ano ba may mga anniversary, birthday. Sige na mo. Babasahin din natin. Babasahin namin yan para sa inyo. Yes. Okay. Alright, sige. At bago tayo magpatuloy sa mga sumbong partner, ito lang magandang balita na sana para sa lahat ng ating mga kababayang yung mga gustong umuwi ng probinsya. Oo nga eh. Ay, kahapon, first day kahapon sana partner ng pagbiyahe ng mga provincial buses natin. Siyempre excited yung ating mga kababayan. Nag-abang sila. Pero may mga requirements partner eh. Partner, may tanong pala ako. May tanong pala ako. Para din sa ating mga kababayan, ito bang pagpayag ng LTFRB, which is sanction na pumayag na mag-bumiyahin ng bus, this applies to all bus companies and in the literal sense. Hindi, not all. Okay. Pili lang din yung mga bus company na pinayagan. Okay, pili din. Hindi rin, may mga requirements kanina na kailangan mag-comply sila, ganyan. At yun nga, kahapon yung first day, uuwi ng norte, uuwi ng south, ganyan. Ang nagulat ang lahat, partner, wala ni isang bus daw na bumiyahe. Walang tumating sa mga bus terminal. Nag-abang yung ating mga kababayan. Kasi partner, bago ka makasakay, may mga requirements eh. Tama. Ano naman, yung health protocol natin. May quarantine pass. Tama. May health certificate. May COVID test result. Mm-hmm. Meron pa yung mga hinihingi daw. Kung ikaw ay natatrabaho sa Maynila, uwi ka ng probinsya, tawag daw doon APOR, partner. APOR o yung bus. Authorized person outside the residence. Right.
ang requirement noon, company ID. Dapat may company ID ka. May employment certificate. Right. Tapos may COVID test result ka. Dapat dapat negative, syempre. Para isakay ka. Doon naman sa mga LSI partner, dapat may travel authority, may medical, may COVID test, at may quarantine consent bago makasakay. Tapos, cashless. Ito, partner, cashless. Cashless, ayan. Kasi pre-booking na. Magpapabook ka muna bago ka. So, hindi pwede yung on the spot, bibili ka ticket. Hindi na pwede ngayon. Actually, partner, nakakahiya nga ako eh. Hindi ako marunong gumamit ng GCash. Maraming sinasabi sa akin, sir, pay through GCash na yung order. Sabi niyo, marunong din eh. Binagano, parang hindi siya sa akin. Parang taga saan ka? Taga Mundo ka ba? GCash niya mo. Yan ang mahirap pag millennial eh. Millennium. Ayan. So yun naman na medyo bad trip lang po yung mga kaubayan natin dahil hindi nga sila nakauwi. So ang nangyari, partner, nag-cut-to-cut trip yata sila para makarating na sa mga destinasyon. Ang dahilan dyan ng LTFRB, dahil si LTFRB di inaasahan eh, na walang bibiyahe, may go signal na nila eh. Sabi ng LTFRB, bakit daw nag-a-adjust pa yung mga bus company? Baka daw nagpre-prepare pa, ganyan. Eh, wala pa nga. Ang pagramdam ko dyan, partner, gaya nung napag-usapan natin kanina, feeling ko yung ano eh, no? Yung pamasahe, parang hindi siguro masubstansya ito. Isa yan yung inadaing. Dinadaing ng mga bus operators, partner. Correct. Kasi ang pasahero, 50% lang ang isasakay nila. Ilang piraso. Ilang heads ba ang per bus? May 30 ba yan? Kung 30, di 15. Let's say 30, di 15 lang ang pwede nilang isakay. Napaka-konti nun. Hindi daw sila, partner. Talo. Kaya humihingi sila sa LTFRB at saka sa IATF na payagan silang magtaas ng pamasahe. Ayun. So, pag-uusapan, ayusin para lahat ay maging maayos. Makinabang ang mga pasahero, makinabang din ang mga drivers at operator. Oh, sana mapabilis na yung decision nila dyan. No, partner, yes. No? Para naman ano, kawawa naman yung mga gusto na makauwi. Tagal na yan, napakatagal na. Alam mo, partner, itong isang kasama natin, isang angel natin, si Viola, taga Batangas yan. Yes, oh, ano. Yeah, di ba, wala pang provincial trip ang Batangas ng mga nakaraan. Ginagawa niya para makapasok lang dito sa Manila sa office natin. Tuloy. Yung nakikishare? Carpool. Nagka-carpool siya. Mahal, partner, ng carpool niya. 600 pesos. 600? One way. Buti na lang, malaki ang sweldo ni Viola. Buti na lang. Pag nag-retire ka, Viola, huwag ka mag-alala. Regaloan ka namin ng bus. At is pwede ko sila bago. Ayan. So yun po. So sana maayos na po para si Viola ay pwede nang mag-bus. Mabuwasan ayun naman yung gastos niya sa pagkakaroon. Tama, mabuwasan yung gastos na tama. Saka ako rin, gusto ko umuwi ng Pangasinan. Gusto ko rin umuwi ng La Union. Ngayon. Kung hindi ka na nag-uwi pa. May kotse ka naman. Oh. Para mas komportable pag-bus kasi maluwag kayo, onti lang kayo eh. Tama. Parang maluwag. So, yan na, mamay humaching sa bus, di wala rin. Delikado. Hindi tapos na. At isa pang good news, partner. Ha? Good news na rin ho yung tungkol sa bus na yan. Good news yan. Isa pang good news, partner, yung Boracay. I'm sure excited ka. Yeah. Alam mo, sa totoo lang, partner, to be honest, ha, hindi mo na ako sinungaling sa inyo. Eh. Hindi mo nakakarapin doon. Hindi ba talaga hayop na Pilipino ka ba? Hindi talaga. Sa 50 years in your life? Balik, ano,
sa 62 years mo, eh malamang dapat nakarating ka na dyan. Ayaan mo, makakarating ka rin yan pagka 51 ka na. Sa 51 years old mo, hindi ka lang kitang tigil. Sa 51 siguro, tama. Sa 51 mo. Hindi, ganun na lang. Pag 51 ko, sa 63rd mo, sama ka sa akin. Baka para tayo may baston, may ugot-ugot tayo. Doon. Wala na, hindi tayo mag-enjoy. Yung mga anak na, sige, mag-enjoy. Oo. Ayan, lahat po, ayan, in-open na partner ang Boracay para sa lahat ng turista. Ha? Ayan. At walang ano, ha? Walang age na pinipili. Bata, matanda, kahit senior citizen, partner pwede. Ayun. Actually, partner, sa totoo lang, no? Kaya hindi ako pumunta bagay kasi ito ang dahilan ko naman. Mabitch ka bang tao, partner? Mabitch ka ba? Mahilig ka ba sa... Diba sa Palawan? Palawan. Diba? Pupunta ako doon lagi. Kasama naman. Eh, kaso itong Boracay kasi, bago mo po si Presidente Duterte, eh napakadumi niya, no? Bago nilirap, napakadumi daw doon. Marami nagre-reklamo sa akin, hindi daw siya maganda. Una-una pupunta ka roon, mahal. Mahal ang hotel, makamahal. Tapos ang dumi-dumi ng tubig, ang dumi ng lahat. Eh, sabi ko, wag na lang. Nagbora ka pa. Tapos, etchas. Ano, ganda ka ng tubig, may tayo na. Di ba? Sayang. Pero ngayon, gusto ko na talaga pumunta. Malinis na. Bukod doon, partner, sigurado malinis na yun eh. Dahil wala, nag-COVID na tagal. Nagpahinga. Nagpahinga, oo. Nalinis yan. Kumbaga bukod doon, ano, so yung mga tay-tay doon, napunta na sa ibang lugar. Or ako, first time ko magpunta dyan sa Boracay, may hinahabol. Di ko na nga maalala kung kailan yun. may hinahabol akong tao para interviewin. Ayun. I-interviewin ko yata yung mayor yata, hindi ko na maalala eh. Eh, nasa Boracay daw during that time, nasa Iloilo ako para interviewin sana siya. Eh, nabalitaan ko na sa Boracay. Hinabol ko pa, pumunta pa talaga ako ng Boracay. Ma-accomplish ko lang yung aking misyon. Ayun. Oh. Siguro mga 90s yan. Malamang most probably nandito na. Nandito ka na noon, partner. Oo, dito yun sa isang Bumukay Tupo. Isa yung sa misyon ko noon. Ayan. Interview yung sa investigation. Anyway, basta ganun pa rin ho. May mga minimum protocol pa rin ho tayong gagawin pagka pupunta kayo sa Boracay. May pre-booking. Yes. May pre-booking ka na. Pati yung sa may QR code na yata. Partner, may QR code na. Diba? QR code. Yung IDs, pagdating mo doon, siyempre yung COVID test pa rin. Tapos, magpapabook ka na dito ka sa Manila, pabook ka na ng hotel mo, pati yung tickets mo, ganyan. Yung itineraries mo. Dapat ganun daw. Siyempre, magpapabook ka dun sa mga hotel na yung may authorized to operate. Yun. So, enjoy, tama. Enjoy lang. Paano kaya yung mag-streaming sila na naka-face mask, naka-face shield? Okay na rin siguro yun kasi may... Ay, hindi, wala na pala nun. Wala na. Kasi distance. Malinis na pala. Tama. Tanggali muna, tapos balik. May snorkel naman. Snorkel. Magkakalayo naman, partner eh. Kasi, at may social distancing pa rin ba? May social distancing pa rin. Okay. So, ano pa na pag mag-sweetheart kayo, hindi kayo pwedeng mag-akbayan doon. Hindi kayo pwedeng naglalakad sa beach na magka-akbay. Aba. Hindi nyo may distansya. Honey, may distansya. I miss you, honey. Ganun. Parang ang labo naman at anong pinayagan pa nila. Pero pwede na rin. Sige. Pwede pero kung magkakasama sila, yung pamilya, dapat wala ng social distancing. Kuno sa ibang tao. Yes. So, yan. So, I'm looking forward. I'm looking forward, partner, na hindi lang Boracay, pati yung mga ibang beach natin. Dito sa Luzon, sa Central Luzon, sa Region 3, Region 1, ay mabuksan na rin. No? Para nakapawang beach na rin. Nabukas na. Marami na. Medyo nag-open. Ang habol ko dyan yung fresh air. Yun. Laling sa dagat. Yung hangin. Sunbathing. Ang gusto ko din yung mga
Basta yun. Ano sabi? Mahirap na. Ano kaya Roxanne, baiting ka doon? Parang ano. Na nakadapa ka din sa buhangin. Parang ano, kinukulang chicharon. Parang ganun ba yun? Di ba yung chicharon bago prituhin? Kinukulang. Binibilad muna. Binibilad. Di ba pala yung kulang, damit pala yun. Binibilad na, o. Ayan, sige, so good luck, mag-enjoy lang ho kayo dyan sa Boracay. Have fun. Mag-iingat lang po. Yun. Yan. Very good. Sige, so ilan lamang yun sa mga good news. Sa everyday, may mga good news tayo naman eh. At ang inaabangan ko, partner, yung good news, magkakaroon na tayo. Sana dumating yung good news na ina-announce natin na meron ng vaccine. Oh, yun ang pinaka-importante. Actually, hindi nga, paulit-ulit na ako, nabasa ko nga, November daw. November daw. Lalabas na, hindi dito. Lalabas sa US. So sigurado yan, sabay-sabay na yan. Yun yes, na yun. Yes, yes. So, inaantay ka na. Inaantay na natin siya. Si vaccine. Alright, sige mga kaibigan, pag-break muna kami, inom muna kami ng tubig ng aking partner. At bago yes. tayo magpatuloy, nakakauhaw. Yung magdadadaldal, di ba partner? Yung dadadiretso ang gano'n, nakakauhaw pa yun. Iinom muna kami ng tubig habang nagko-commercial break. Magbabalik ko kami mga kaibigan. Ang oras na ho namin ay, partner, sari ba mo? Alas 3:24. Ayan, pabalik kami. Kay Alex. Tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mukil tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mukil tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumanya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat hindi na sa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bold Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Chachahin Mo Baby is a news-oriented program that tackles topical issues and headlines with the support of DZRJ field reporters. Hosted by the legendary Jimmy Morato, Monday to Friday from 4 p.m. to 5 p.m. on Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, DZRJ 810 a.m., Facebook.com/DZRJ810 a.m., and on YouTube, Channel RJ News PH. Education Radio, hosted by Pia Morato, is on Saturdays from 8 a.m. to 9 a.m. on Teleradio Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free-to-Air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810am, and YouTube channel RJ News PH. This brings service to all educators and learners of every age. The program... Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa Nutri-Chunks. Recommended by my vet. Nutri-Chunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Collaboration na dito. Oh. Si Ate Joseph, collaboration.
include secretaries, dignitaries, ambassadors, lawmakers, professors, volunteers, and heroes, all dedicated to contribute to this valuable advocacy. We take the streets to the classroom and the classroom to the streets. Saan lakad niyo pagkatapos? Saan lakad niyo pagkatapos niyo dito? Saan? Partner! Ayan! Partner! Kumusta na? Nagbabalik na po tayo dito sa ating palating punang isupo mo kay Tupo. Anything goes dahil live na live po tayo dito sa ating programa. May mga tumitigas sa akin dito eh. Ayun. Binabati ko yung mag-asawa nandito nanonood, ang aking mga kumaring Chocho at ang kanyang butihing esposo. Ayan. Magandang hapon sa inyo. Ayan. Yes. Partner, pabatiin ko. Ayan. Partner, pabatiin ko na rin pala si Dr. Asagahon of Team of, siya po ay may advocacy for, I'm sorry. Siya ang, hindi naman nagmamayari, but pero siya ang team leader na Advocate Change Club. Inaguyon niya po yan. At thank you nga pala. Advocacy Pagbabago, Change Club? Pagbabago, ganun? Yes, Pagbabago. Advocacy for Change. Wow. Yeah. Parang gusto kong sumali dyan. Actually, yeah, actually maganda nga yun. At parang it is, ang layunin nito, nitong Advocacy Change Club ay empower tayong mga Pilipino to be entrepreneurs, to be who we want to be in the field of business. Siya po ay nagbigay ng 500 pay shields. Maraming pong salamat sa iyo. Wow, through the, thank you. Yes, RTGSF, which is the Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation. Ito po ay tinanggap namin ng maluwag at masaya po kami at marami po itong matutulungan na mga tao, at least kahit papano eh makamenos naman sila sa kanilang mga gasoy sa mga face shield. Yung mga walang pambiling face shield, kaya sira na yung mga face shield nila. Bibigyan natin sila. Bibigyan natin. So thank you ulit, Dr. Alvin Sagahon. Doctor of Medicine siya? Hindi. Parang Doctorate of Doctorate. Humanities. Of Humanities. So, and kaya ano nga pala, Frederick Blanco. Sa kaibigan ko that who brought him here and nakapag-usap kami maraming kumpare ko yon eh. Hi to baby Red, yung aking aking inanak. Yes, hello pare. Pare. All right, sige, wala lang partner. Yung announcement po sa Well, partner, ito nga pala, meron tayong safety reminders. Araw-araw po ito dahil araw-araw tayong ginagabayan ng safety reminder sa kahit ano nating gawin, kahit ano ang ating gawin. Kaya alam nyo ba, bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente. Ayan. Ba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na anumang istruktura sa na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigpit pong ipinagbabawal. May kaukulang parusa ang paglabag po dito at ito ay may pagkakakulong ng hanggang 12 taon. At kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. All right, thank you. Thank you, okay, NGCP. Didiritso na tayo sa ating public service, ang ating mga... Yes. Mm-hmm. Uunahin ko na itong tungkol sa mga pang-bake, mga bake equipment na in order ng ating kababayan si Romeo Galasinaw mm-hmm. na mula dyan sa Capiz City. Mm-hmm. Siya daw ay umorder ng mga baking equipment, machines at mga siguro yung lahat na yung mga gagamitin niya sa pagbe-bake dito sa Maynila mm-hmm. sa Bake Tech Solution. Kayo. June 12 na umorder daw siya, partner. So inaasahan okay. June 23 nasa Capiz na, nandoon na kay Romeo yung mga in-order niya. Okay. Pero ang nangyari, narito po, pakinggan natin
Ang sumbong nyo. Ako ng bakery equipment. Saan? Anong company? In sa Bake Tech Solutions po sa Santa Cruz, Manila. Ma'am, nasa Manila ako June 12. Pumunta mismo ako dun sa office nila. Umorder ako ng bakery equipments package, 68,000. Ang usapan namin, ang sabi nila, 10 days lang ipapadala na. Taga from Rojas Capiz kasi ako. And then yung 10 days na sinabi nila, wala akong umabot ng last week ng July na padala. Then may dalawang equipments pa po na hindi na bigay hanggang and ngayon. Yung mga equipments na hindi na ibigay? Yung kasama sa package po, yung door roller at saka bread slicer. How much yun? Yung value nun? Ma'am, ang value ng door roller is 35,000. Eh yung bread slicer is nasa 15,000 po. Naku! 68,000 yung total part na ng in-order niya. Kompleto na sana yon. Pero, noong July 29, may natanggap na siya initially. Pero kulang. Yung pinaka-importante pongan din. Yung pinaka-mahal ang wala. Biro mo, yung ibang equipment dumating pero late na, ha? Tapos, hindi pa daw kulang. Kaya, masamang-masama ang loob ni Mang Romeo dahil daw, hindi, nadidelay na yung pagtatayo niya nung kanyang business na bakery. Yan pa naman ang uso ngayon, partner, ha? Dahil nga sa pandemya, yan, siguro mag-online. Yan ang patok ngayon ng business, mga tinapay. Diba? Yes. Sige. Kung ang hinaing po, narito pakinggan natin hinaing ni Mang Romeo. Ano po yung dahilan bakit nadidelay sila ng pagbibigay base po dun sa mga reason na binibigay nila sa inyo? Hindi naman sa senior sabi ko anong dahilan. Ang ilang beses na nila na, sir, ipapadala na namin. Mm-mm. Inaayos pa po. Hanggang ngayon po, wala hanggang hindi ko na matawagan sila. Tapos isa sabi, i-send yung waybill, meaning yung delivery receipt. Mm-mm. Hanggang ngayon po, wala naman pinapadala. Before, mga siguro August, everyday po tumatawag at nagme-message ako, wala na silang, hindi na sila makontakt, hindi sila sagot mga tawag ko. Kasi hindi sinasagot yung tawag ko, pinatawagan ko sa ibang tao na nakakakilala doon, yung sinagot nila. Mm. Ang dahilan daw nila, wala daw silang stock. So kung pwede lang sana, yung amount mo lang ng equipment na ibigay, ako na lang bahalang bumili. I-refund na lang sana, ma'am, kung pwede lang sana ganun. Yun! Eh, kulang-kulang din itong Big Tech solution na ito. Yun kulang-kulang. Biro mo, kaya ang gusto ni Mang Romeo partner, kung hindi pala kayang i-provide lahat ng order niya, isoli na lang yung ibang pera niya. At sa iba na daw siya bibili. Tawa, di ba? Kasi ang tagal na rin ng pag-aantay niya eh. Kaya bilang action, no? Kasi nga, ako siguro, kakatawag, kulit ng kulit kong si Mang Romeo, kaya hindi na siya sinasagot nitong Bake Tech Solutions na ito. Kaya tayo na ang tumawag, partner. Tayo na hawak ito ni Angel Dessa at nakausap ni Dessa si Miss Beth, ang operations manager nitong Bake Tech Solution. Pakinggan natin yung kanyang mga dahilan kung bakit na-delay. Narito. Mambalik po kasi ang nangyari dyan. Saan naman po kasi sa pandemic, mambalik kasi yung limitado yung tao namin na pumapasok. Bali po, nung nag-lockdown po ulit, syempre po, bawal po kaming mag-operate. Parang isang buwan ulit yun o 15 days. Kasi sinusunod po namin yung munisipyo. Yun, marami daw dahilan, pandemic. Alam mo po si pandemic partner, ang dami ng kasalanan nito. No. Gas na sad na si pandemya. Laging 'yun ang dinadahilan. Ba't di ka naliligo? Pandemic eh. Ba't wala kami pagkain? Pandemic. Wala kami pagkain, pandemic. Pandemic eh, lahat na lang. Pandemic, diba? Hindi ka pa matutuloy ang buhay mo nang wala na kahit na may pandemic. Yo, pwede naman. Pwede naman maayos yung takbo ng buhay natin. Kaya naman ho, dahil sabi natin ayusin itong order na ito, dahil kung hindi, aba, makakarating ito sa kinaukulan. Kaya naman, narito po ang naging solusyon dito sa problemang ito ni Mang Rondo. So, mausap ko na po siya kanina, sabi ko sa kanya, hanggang Sabado po, nanghingi rin naman din po ako ng pasyensya. Bali po, okay na po kami doon. Okay, so tapos, sure na yun, ma'am, on Saturday. Your partner, sa Sabado, sure na darating na daw yung equipment.
parang dyan nga ako nalulungkot minsan, kailangan pang kalampagin yung mga tao na yan para gumalaw. Kailangan pa silang tawagan. Tututusin, obligasyon nila yan eh. Correct. Bayad na eh. Di ba? Pulipay na. Hindi ko maintindihan kung saan. Na pandemya na naman yung... Yung sinasabi ni Kuya mo na ang pako, kailangan daw pukpukin para bumaon. Hindi, pag naka-usli daw kasi yung pako, dapat din. So, pukpukin mo. Di ba? Para bumaon siya. Para... Ayan. So, aasahan na talaga ha. Promise na ito. Miss Beth, ha, darating sa Sabado itong equipment o yung machine na order ni Mang Romeo. At babalitaan niya tayo, partner, kung talagang dumating. Kung nakapag-deliver. Itong bake tech sa kanila. Ayan. Salamat sa tiwala ni Mang Romeo. Kahit ang layo niya, talaga namang dumulog pa siya dito sa atin. Okay, dito tayo sa pangalawang sumbong. Pangalawang sumbong natin, partner, ito yung tungkol sa insurance. Banggitin na natin ang pangalan. Manulife Insurance Company. Ayun. Investment. Manulife. Itong si Ate Rita ay napamanahan ng konting pera ng kanyang namatay na asawa. 500,000 partner yung namanan niya dito sa kanyang asawa. Siyempre, dinipositon niya sa bangko para sa future ng kanyang anak. Ng kanilang anak. Mm. Eh, habang nasa bangko daw siya, partner, ayun ko, naka-experience ka na ba ng ganun? May mga iaalok-alok sa'yo kung ano-ano? Diba? Meron. Meron. Insurance, loan, kung ano-ano mga iaalok sa'yo. Credit card. Basta makuhanan ng kanila ng pera. Yun yun. Oo. Pag ganyari kay Ate Rita. Ano yun? Wala ka naman pera. Hindi naman siya tatanong. Nag-deposito siya. Inalok siya ng Manulife. Kasi alam niyo sa partner yung mga banker, ahente rin yan sila eh. Sideline nila, di ba? Yes. Yes. Actually, meron sila mga collaboration. May collaboration sila. Tapos nandun, nari, si BDO, nakalimutan ko na kung ano. Hindi ko si Pinami yata ang kanya. Well, don't quote me on that. Nakalimutan ko na. Yan, may upo sa'yo. Kunwari, nag-deposit ka. Nakita rin ako eh. Nag-deposit lang naman ako ng less than 50,000. Nakala siguro nila 500,000 yung ano deposit ko. Lumapit, tinanong-tanong ako. Inaalok ka, Actually, maganda naman yung mechanics kung may pera ka. At kung naiintindihan mo kung ano yung pinapasok mo. Pero kung hindi naman malinaw sa'yo. Pero ako, partner, nagpunta ako sa banko ng deposito, wala, nag-aalok sa akin ng kung ano-ano. Wala. Eh, sa akin nga, nagkamali na lang sila. Akala kasi 2,000 lang yung deposito ko eh. Ano ba, partner? 2,000 lang eh. Kung yung 2,000 sa bulsa mo. Kesa sa'yo, laway ko sa'yo. Sa'yo. Mapapawang pa yun eh. Kasi diba sa 2,000. Hindi nga ako pinapansin. 2,000. Baka naman US dollars. Sana. Magbilang anghel ka, partner. Ayan, so... So dahil dyan, syempre si ate, gusto rin niya kahit paano kumita. Sabi niya, ang paniwala niya, partner, parang time deposit. Di ba pag time deposit, may kita yan ng konti kahit paano. Sige, sabi niya, para daw hindi magagalaw yung pera niya. Sa time deposit niya yung 200,000 pesos. Tig 100 sila nung anak niya, para kaya dalawa yung plan na kinuha niya. Oo. Dalawang investment. Yeah, no. Nangyari yan noong July 29, 2019. Oh, last year pa pala to. Tapos, okay na. Pirma-pirma siya ng policy. Kung ano mga pinagpapirma sa kanya. Yung pag nandun ka, partner, wala ka ng panahon para basahin isa-isa yon. Hindi na. Tsaka may tinatawag na fine print. Oo, yung fine print na diba? Hindi mo na babasahin. Ay, ano lang ho yan? Formality lang yan. Sige, pirma na ho kayo. Ganun. Basta yun. Okay yan. Sige ha. O, pirma ka naman. Pirma. Ganyan. Saka ang sarap kaya tumingin ng pumipirma ka sa bangko. Ang sarap ng feeling. Na. Oo. Ngayon, itong year na ito, partner, nag-withdraw siya. Nag-try niya mag-withdraw doon sa kanyang passbook. Mag-withdraw siya kasi mag-enroll yung anak niya.
Abay, nagulat okay. Itong nagulat si Ate Rita. Dahil 85,000 na lang ang natira sa pera niya. Ang inaasahan niya, may 300,000 pa. Diba? Kasi nga, 200 invest niya, so may 300 na deposit. Nagulat siya, bakit 85,000 na lang yung natira? Buti yun, natira pa yun. Yung pala, nakita niya doon sa kanyang passbook, na hindi rin niya kasi chinecheck, nakita niya doon, na debit na pala noong December 2, 2019, yung unang 100,000 pesos. Yun. Tapos sumunod, noong July 30, 2020, another 100,000 pesos. Kaya, hindi siya makapaliwala. Akala niya, one time lang yon, one time investment lang. Hindi yan niya alam ang, na yearly, mag-invest siya. Yan ang mahirap, partner. Yun yung sinasabi kong fine print. Yun ang hindi nila nababasa. At hindi nila, kung nabasa man nila yun, hindi nila naiintindihan. Hindi nila maintindihan. Okay. Minsan, hindi naman ipaiintindi rin sa maigi ng mga agent. 100% yan. Yeah. Kaya, narito po ang hinaing panawagan at sumbong ni Ate Rita. Hindi ako tulong para ma-pull out ko yung pera. I-deposit ko na lang po sa ibang banko para sa pag-aaral talaga ng anak ko yun. Nung time na July nga, nag-deposit po ako ng 500,000 doon sa China Bank. Ngayon, nandoon nga si Ma'am Abby. Inofera niya ako. Sabi niya, Ma'am Rita, gusto niya po hap-hap, sabi niya. Parang time deposit, sabi niya. Time deposit. Parang insurance niya rin yan ng anak niyo. Sabi niya, yung pag nawala ka, Ma'am, makukuha yung anak mo na 1 million. Sabi ko, di maganda. Pero sabi ko, paano ang ano niyan? Kaya wala siyang pinaliwanag na every year, babayaran mo to ng 100,000. Wala ko siyang sinabing ganun. Ang akala mo lang? Time deposit lang ang pagkakaintindi ko. Tapos nung nag-withdraw ako kasi wala na kami pang gastos, nag-withdraw ako ng 10,000. Nagulat ako. Sabi ko, bakit ganito na lang? 85 na lang. Nagulat ako, wala nang laman yung banko. Pero talaga sa pag-aaral ng anak ko yan. Ang sabi niya, wala, nagulat siya, wala nang laman yung banko. Hindi, nagulat siya, wala nang laman yung kanyang pe. Yung kanyang account. Yung banko, hindi po maubusan. Yung bankbook niya. Oo. Bankbook niya. Sabi niya yung banko, wala nang laman. Doon tayo sa clip number 3, Viola. At bilang aksyon, tinawagan natin yung isang nakakaalam ng sistemang ito. Tinawagan natin si Ms. Michelle para ipaliwanag kung ano ba itong nangyari dito sa investment. Bakit ganun? Hindi nagkakaunawaan na mali pala yung ina-expect ni Ate Rita. Narito po ang paliwanag ni Ms. Michelle, clip number 3. May linaw ba dito sa refund niya? Kumuha po kasi siya, ma'am, ng investment with insurance po. Mm-hmm. Ang kinuha niya po kasing policy, ma'am, is 5 years to pay. Oh, hindi yata klaro sa kanya, hindi malinaw na ganun yung sistema. Ang akala lang niya, one time lang na investment ito. Plain po sa kanya, ma'am, nung dati po may hawak sa kanya. Pagdating naman dun sa auto debit, ma'am, hindi naman po kasi siya makakaltasan po ni China Bank ng auto debit form kung wala po niyang consent, ma'am. Na-explain, na-fully explain naman po sa kanya nung yung dati pong may hawak sa kanya. Pwede pa ba niya i-refund itong mga nakuha sa kanya? Bali, total 400,000 na ito. Yeah. Ipag-coordinate po ako ngayon sa area manager. Itatawag po na po agad. And then si area manager po, ma'am, once na ma-review na po yung policies niya, tatawagan po si Ma'am Rita. Yung auto-debit part, isa pa yon. Hindi alam ni Ate Rita na may pinirmahan pala siya na pinapayagan niya yung banko ng auto-debit. Nako, nako, hindi pwede yan. Kasi hindi baka, na lahat ng tao nakaunawa ng mga banko. Misinformed kasi siya. Kaya pala sige, pirma, lang naman pala nasa isip niya. Oh, pati auto-debit pala napirmahan niya, hindi niya alam. Yan. So, bilang aksyon, tinawagan natin yung kanilang area manager na si Mr. Don Tongco para ipaalam itong nga nangyari dito kay Ate Rita at para hilingin na ibalik na lang nila, dahil yan naman ang kagustuhan ni Ate Rita, na ibalik na yung perang
nakuha dito sa investment. Narito po. Nung nag-withdraw ako pang gastos namin, nabulat ako, wala na akong kukunin. Yun na lang, nakikiusap na lang po ako kung pwede. Mag-ipo-pull out ko na lang po, i-refund ko na lang po. Ganito po, ma'am. Kasi po, ma'am, dadaan po tayo sa process. Kasi po, hindi po kagaya ng bangko na pag pumunta po tayo sa bangko, that day, ma-withdraw po natin. Since ang sabi ko po kanina is insurance with a little bit of investment po yung in-available natin. So may process po tayo. For the meantime, ma'am, ang first step na gagawin niyo po is maggawa po kayo ng complaint letter. Make sure, ma'am, na natututukan po namin yan. Siguro naman once na ma-submit niya to lahat, hindi naman na siguro magtatagal. Ano po? Basta ko ma-submit niya po agad and then natututukan po namin yan. Basta baka first step lang po siya. Pero siguro pwede rin naman kaming mag-follow up sa'yo for the status ng claims niya. Yon, partner. So, we'll see. At proseso. Ano naman? Marirefund naman daw, sabi ni Mr. Tongko. Kaya lang siyempre, hindi ganun siya. Ipoproseso muna. Siyempre. Tama. Hindi parang bangko na i-withdraw ka. Punta ka doon, withdraw ka agad. Hindi ganun. So, may mga dokumento. Pero nakakapagtaka dyan, partner. Ano? Ang bilis silang i-debit. Paghihingi mo na sa kanilang dahil proseso. Matagal. Ang dahil requisitos na. Ang dahil couscous balong. Nakakainis. Dapat kunwari, ako kunwari magbabaya. Dapat proseso din. Hindi. Pag-iisipan po muna maigi, di ba? Ako, partner, kung may nag-aalok sa akin ng mga ganyan, paakin na lang yung brochure o yung flyers ko. Pag-aaralan ko muna sa bahay. Then I will call you pagka-interesado ako. Dapat ganun, di ba, partner? Wais ka dapat. Alright, so patuloy po natin susubaybayan itong kasong ito, i-update po namin. Tapos, babalitaan po namin kayo kung ano ho ang mangyayari. Okay? At oras muna natin, partner. Anong time check mo dyan? Ang oras natin ay 3:47 na ng hapon. 47. Nakatuwa ka eh. Nakatuwa ka. Ang oras na muna natin, titingin ka sa watch mo. Dahil tumitingal ako. Five minutes advance. Kaya mali na lang. Ako rin, duda ako doon sa rin. Sigurado pa sabihin na. Kasi yan, galit na sa atin. Ano naman talaga oras na? Dapat Philippine Standard Time. Ayusin natin yung Philippine Standard Time natin. Alright, so next case natin ay sumbong ni Eugene Molina. Ito yung truck driver, partner. Siya ay nagde-deliver ng inumin. Yan kung saan-saan sa buong Pilipinas. Kataon daw nung January 8, siya ay biyahe niya Tacloban City. Pero sabi daw niya sa boss niya, teka muna boss, expired ang PA ng truck natin, baka mahuli tayo. Sabi niya. Pero hindi yan. Sabi niya lang. Hindi yan. Siguro kasi probinsya eh. Probinsya kasi yung pumuntahan. Baka akala walang manghuhuli. Eh, nangyari partner, pagdating sa Tacloban, huli ka. Asan ang papeles mo? Siyempre, yung mga truck partner, di ba takaw matayan sa mga traffic enforcer? Kinecheck yung mga papeles. Ha? Ang nangyari, nung mahuli, tinignan yung papeles, ayun. Doon nakita na expired yung PA. Ay, apektado, tinikitan si Mang Eugene. Sige, pakinggan natin ang sumbong ni Mang Eugene. Yung problema mo, bakit hindi na tinubos yung license ko? Eh, driver ako eh. Bakit hanapan nila ako ng ano? Hanapan nila na ako ng ano? Ng trabaho na iba? Eh, professional driver ko eh. Yung gusto ko, ibig sabihin, ma'am, tubusan na yung license ko, ma'am, tapos pabayaran ko yung ilang buwan ko hindi ko nabiyay. Issue yun. Pag-uusapan pa yun pag natubos na yung lisensya mo. Oo, yun, ma'am. Kapag natubos na yung lisensya, ma'am. Yun. Gusto niya matubusin ng kanyang employer, syempre partner. Kasi kasalanan ng employer niya, kung bakit na-confiscate yung lisensya niya, bakit siya natitipan. Eh mula noon hanggang ngayon, January, hindi pa rin natutubos yung employer niya. Hindi ngayon siya makapagmaneho. Yun ang inaalala niya, wala na siyang pangsuporta sa kanyang pamilya. Kaya tinawagan natin itong kanyang company,
yung PRC. PRC company. Dito, ito yung kanyang operator. At nakausap natin si Mr. Bernard Virad, yung kanilang operations manager. At kinaklamo natin yung sinasabi ni Eugene na hindi daw pinapasweldo itong si Eugene. Eh, kasi sabi ko nga, dapat nung hindi ka makapagbiyahe, pinapasweldo ka pa rin kasi kasalanan nila, okay. Di ba? Hindi ka dapat ang trabaho ng iba. Sige, narito po ang bahagi niya. Ganito kasi, yun nga, isa sa naging problema kasi natin, hindi na pwedeng basta-basta driver o helper lang yung pupunta doon para tumusin sa esensya mo. Ang kailangan talaga doon, isang tao na pupunta doon. Ang problema naman kasi ngayon, sobrang limited yung travel. Ang pinapayagan travel ng mga nakaraan, essentials lang. Hindi. O ikaw ay mag-behavior. Kaya nga medyo hirap sila ano. Tatlong buwan siya nahintay ko, sir. Ilang linggo lang sinawag ko, sir. Isang linggo lang sinawag ko doon. Wala na akong sahod. O talaga? Mula ngayon, wala ka ng sahod? Walang sahod hanggang ngayon. Mula noong January? Oo. Isang business ako, isang linggo nang punta ko doon sa pisina. Ano pagre-report ko pa, sir? Wala akong sahod? Magre-report ako nung wala akong sahod? Kung may sahod ako, sir, doon ako matagal. Eh, kailan ka nag-start mag-report? Oo, oh, yung... Yung hindi mo nakakasahod, hindi ka nakikirap ng report para pwede pa natin panigat yan. January, mga February, sir. Mga February ko yun, sir. Tawagan mo si accounting kung wala ka talaga na pasahod ng February, papacheck ko yung record kung talaga din report ka. Eh, pacheck ko siya. Nakalimutan ko lang, may record naman yun eh. Ay, so ganito, sir. Ibig sabihin, mula ng January na wala na siya ng biyahe, hanggang sa kasalukuyan ngayon, ipapacheck nyo para makasweldo siya. Kasi sinasabi niya, ever since, walang sweldo. Wala. Mula nung hindi ka nakabiyahe? Hindi, wala. Ang tanda ko po kasi yan, ano ko naman nag-report na, pero I think pa mga less than 2 weeks na siya nang nag-report sa ganito. Yun. Less than 2 weeks lang daw nag-report itong si Eugene sa kanila. Na yeah. Dapat may sweldo yung 2 weeks na yun kung sakasakali. Eh, na-bad trip naman si Eugene partner dahil yung 2 weeks na pinasok niya, hindi daw, wala daw sweldo. Kaya hindi na siya bumalik. Mm-hmm. Eh, kaso nga, wala siyang trabaho, eh, ano kapakain daw yun sa pamilya niya? Kaya nga, nilalabi natin kay Mr. Bernard na dapat continuous yung sweldo. Bumunta kasi siya sa kupan niya para maswelduhan siya. Baka naman mamaya ay hindi naman talaga intensyon na hindi siya swerdohan. Baka naman medyo na-late lang siguro. O baka... Oh. Ako dahil nga kasi, pandemya. Ano dapat? Bigyan siya ng ibang trabaho muna kasi kung hindi ka makapag-drive, di ibang trabaho. Actually, ganun ang plano naman. Bigyan siya ng ibang trabaho na lang muna para tuloy-tuloy yung sweldo niya. Yung fair, yung minimum wage. Dito sa Manila na 539. Oo, kasi medyo naliliitan si Eugene doon kasi pag truck driver partner, malaki yata sweldo eh, no? Perbiyahe yan. Perbiyahe. Eh kaya lang, dahil hindi nakapagbiyahe. Talaga? Makapag-truck driver na. Hindi nga lang, ilang ting 200 diretsyo. Oo, kaya nga po, nakikiusapan natin itong kumpanya na ayusin nila si Eugene, bigyan ng sweldo. Kung habang inaantay yung kanyang lisensya, bigyan ng sweldo at bigyan ng trabaho. Narito. Inaano ko po sa kanya, ma'am. Mag-report lang po siya sa garahe. Pwede naman namin siyang patawin kasi aminado naman yung kumpanya na yung kulit ng lisensya niya kami dapat na mag-settle. Yes. So, ang problema naman, ma'am, yung sinasabi niya nga, 2 weeks lang siya nag-report. Eh, hahanapan niya ng buong ano yung kumpanya na tawuran siya. Ngayon, kung meron po nga siya hindi na isaon, sana man lang, ma'am. Masabi niya sa amin kung ano yun para papacheck. Although, ngayon, ma'am, ipapacheck mo sa accounting. Pacheck niyo yung February. Yung February, pati sa gagawin record and dispatch natin. Yes. Na kung talagang nandun siya at hindi talaga siya nagpatawad. Then after that, sir, ngayon, papapasukin ko siya para makasweldo naman siya. Habang inaantay nyo yung lisensya niya. Yes, ma'am. Yan po naman talaga yung ano namin sa kanya. Sige. Yon, partner. May trabaho na ulit si Mang Eugene. Yan. Habang nag-aantay doon sa lisensya niya, pag basta pumasok yung lisensya niya, sigurado,
truck driver ulit siya. Wala na siya ulit problema. Sigurado yan. Pansamantala lang naman ito na siya ay magre-report lang sa office. Buro, tulong-tulong kung ano pwede niya maitulong doon. At may sweldo naman siya. Yeah. Eh, sa sitwasyon natin to, partner, mukhang pansamantagal ang mangyayari dyan. Pansamantagal. Ayan, starting tomorrow po, papasok na ho si Eugene. Dyan ho sa PRC company. Ayan. At salamat kay Mr. Bernard sa pakisimaunawain na naunawaan din naman niya itong kalagayan ni Eugene. At sana, dalian na nilang tumbusin yung kanyang lisensya. Yeah. Yun. Mabuti. Alright. Ako, itong ibang sumbong natin, partner, siguro bukas na lamang dahil tapos na tayo sa oras. Oo, bago tayo magtapos, gusto nang batiin ang aking mga pamangkin dyan sa Bustos, Bulacan, si Jewel, si Janjan, sino ba? Dami. Dami kong pamangkin, aking sister. Oo, ngayon yung daddy, si Dico, ayan Dico, hello. Maraming salamat si Aling Delia, nanay ko. Happy listening sa iyo. Alright. Ayan, maraming salamat. Ikaw, babatiin ka? Batiin ko yung Team UP Village. Para isang package. Oo, lahat na sila. Ayan, ako, maraming salamat po ha sa iyong ginawang pagsubaybay sa amin ngayong araw na ito ulit. Bukas pa, last day of the week, meron pa tayong sumbungan. Ako po si Ali Carrer. At ako naman po ang inyong kakampi, si Bon Tulfo, sa susunod na kabanata. At bukas, 3 to 4 po ulit ng hapon. Para kay Kuya Mon, alam ko na minisyo siya sa anyo siya. Pinoy, mabuhay ka. Pinoy, mabuhay ka. Bye! Susunod na po ang programa ni Kuya Jimmy Morato. Bye! Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pong local tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pong local tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat kaon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kong mag-alitlangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamit. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pong local tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. Hey, tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isang pong local tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpangabuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and